Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang nangyaring Miss Universe 2021 Coronation Night! Satisfy ba ang lahat? Sino-sino ba ang nakuha ng Miss El Tocuyo Awards? At sino-sino din ba yung bigla ng gulat sa atin? At syempre, andyan din, pag-uusapan natin ang ating pambato na si Beatriz Luigi Gomez na ibinalik tayo sa top 5. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel. And also, please hit the notification bell para lang po manatapag kayo kung meron tayong bago upload na videos. At pwede rin po akong i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Welcome back sa ating YouTube channel. Tapos na po ang Miss Universe 2021 at may nanalo na si Miss India. Grabe, sobrang deserving talaga ang nanalo at tama ulit tayo sa ating prediction. Ayan siya. So sa last standing tama tayo, Paraguay versus India ang matitira. Hi, I'm so happy. At syempre, malaki din ang ating pasasalamat sa ating pambato na si Beatriz Luigi Gomez na sa wakas, ibinalik tayo sa top 5. Kahit ba sabihin na hindi tayo nanalo, pero top 5 is top 5. So, panalo pa din. Thank you talaga kay Beatriz. Alam nyo ba, pagkasalubong kami ni Beatriz, siguro masasampal ako ni Beatriz. Kasi during Miss Universe Philippines, kung naalala nyo, hindi ko pinasok si Bea sa top 5, pang-anim siya. And this year sa Miss Universe naman, hindi ko rin siya pinasok sa akin top 5, pang-anim ulit. So, masasampal lang siguro ako ni Beatriz kung nagkakita kami. Pero anyway, rank number 6 sa akin, still panalo pa rin. So, mas okay na naging mali prediction ko sa kanya. At least, pumasok tayo sa top 5. At hindi basta-basta talaga ang laban this year. Kasi, Diyosa laban sa Diyosa. So, inangat talaga na bakunawa ang gandang Pilipina. Ayan, noong nagsimula ang Miss Universe 2021, as usual, napakaganda talaga ng production at opening number. At noong top 16 na, luckily, out of top 16, may nakuha tayong 12. So, not bad na din. Ayan, ipopost ko dyan as my credibility as a beauty pageant vlogger. Ayan siya. So, may talaga may na-surprise. Merong nang gulat, merong naligwak, at meron din naging Miss El Tocuyo. Diyos ko, ang aking favorite na El Tocuyo. So, ito na yung pumasok sa top 16. Pasok ang France na parang si Elizabeth Clancy. Feeling ko si Elizabeth Clancy lumalaban. Andyan din ang Colombia, Singapore, Puerto Rico, Singapore. Maraming beauty pageant vlogger ang hindi napasok sa Singapore. Pero pasok siya dito sa ating YouTube channel. Pasok din ang Panama, Puerto Rico, of course. The Bahamas, ang auntie nyo. Hindi ko na-expect yan talaga pumasok. Sinira niya ang ating listahan. Si Japan din, isa rin yan. Talaga, kanina, ganun talaga yung reaction ko. Kasi nga, like, oh my God, mawawalan niya ata ako ng credibility as a beauty pageant vlogger. Kasi, iba't iba talaga nagpapasokan. Wala sa ano ko, sa listahan ko. Tapos, Great Britain. Ah, pasok sa si Great Britain. Ayan siya, ang patunay. Pasok din ang USA, of course. India, Vietnam. Siyempre, alam naman natin. Hoy, ang Vietnam, natatalo na tayo sa voting, ha? Tapos, pasok din ang Aruba. Gulat din ako kay auntie. Actually, si Miss Bahamas at saka si Miss Aruba, mag-auntie yan. Ito yung mga listahan ko. I know, not mag-auntie, mag-kumare. Tapos si Miss Paraguay, of course, Philippines, Venezuela, and South Africa. Yung top 16, kinakabahan talaga ako. Sabi ko, ba yun? Hindi man tawagin dulo si Bea. Pero nung tinawag si Bea, nakahinga na talaga ako nung maluwag. Like, okay na. Tapos, during the swimsuit competition na talaga, ini-expect talaga, papasabog talaga si India, Philippines, Puerto Rico, Colombia. Ayan talaga, ini-expect talaga. Pero, ang auntie nyo, ang dalawang auntie nyo, si Miss Aruba at the Bahamas, ay, nanlalaban talaga, ninenervous talaga ako. Sabi ko, oh my God, mukhang aabot yata ng 10. Umabot nga yung dalawang auntie nyo. Tapos si Philippines, si Beatriz, napakagaling niya talaga sa swimsuit. Alam mo yung pasarela na kahit ang haba-haba niya, para siyang lumulutang. Napakagaan niya tignan sa stage. Ang ganda-ganda niya tignan. Tapos yung smile niya, medyo may konting pagka-sultry, di ba?
Tapos, bagay talaga sa kanya ang straight hair. Ayun talaga yung trademark niya. Pag Bea kailangan straight hair, ay yung pinaka-battle mo talaga ng ating kandidata. Grabe! Galing! Kaya nga sabi ko, after top 16 swimsuit competition, naramdaman ko na baka umabot tayo talaga ng top 5. Talagang inaabahan ko lang, ano ba ang suot ni Bea? Ano ba yung gagawin niya pag-execute sa evening gown? So, ito na nga! Sa top 10, laglag ang Venezuela, Japan, Panama, Singapore, yung mga hindi natin inaasahan na pumasok. Papasok din pero lalabas din, ganun yung nangyari. So ito sa top 10, pasok po ang ating mga candidates from, nasa na yun? Paraguay, Puerto Rico, USA, India, South Africa, Bahamas, Philippines, France, Colombia, and Aruba. Sa top 10 evening gown, obviously, napakaganda talaga ng performance ni Paraguay. Para talaga siyang angel na lumalabas doon sa stage. Ganda ng face. However, doon kasi sa ano evening gown, no, ang bilis ng facing talaga ng camera. Hindi pa tapos or hindi pa siya nag-stop doon sa gitna. Nililipat agad yung camera. So, parang hindi ko alam kung konti ba exposure o sadyang mahaba lang talaga yung ano, stage. Kaya inaano talaga sa oras. And then, after ni Paraguay, lumabas din si Miss Puerto Rico. Kung gaano kagaan sa stage at kaganda si Miss Paraguay, kabaligtaran naman ni Puerto Rico. Napaka-strong nang lumabas. Kaso yung pagka-strong ni Puerto Rico, literal. Akala mo, sobrang bigat na babae ang lumalabas. Sabi ko, oh my God, nag-alangan talaga ako kay Miss Puerto Rico. Nanghina talaga ako kasi ang bigat-bigat niya tignan si stage. Lalo yung gown niya. Kasi last time, nung preliminary competition, maganda rin performance niya. Though may pagka-anti din yung when it comes to styling. Pero yung kanina talaga, iba talaga yung bigat ng ano, itsura niya. Medyo masakit sa mata. And then, USA! Nako, ang USA naman, mas gusto ko pa yung gown na ginamit niya during sa national pageant niya. Pero kanina, medyo nawalan siya ng shine. Parang dumaan lang siya. And then, tapos na. Then after noon, of course, India talaga. Minsan sa evening gown pa lang, you know, matitimbang mo na talaga kung sino yung mananalo. Kasi sa evening gown, ito yung itsura mo pag lalagyan ka na ng corona. At ito na itsura mo na tatatak sa history. And during the evening gown competition ni Miss India, nakita ko na talaga ay siya nga yung ano, mananalo. Diba? May ganun kasi pag yung paglabas pa lang sa evening gown, ayun na. And then, South Africa na hindi mo ko gano'n na-impress sa, ano, sa performance, umabot ng top 5. Parang, feeling ko yung gown niya, luma yung, pero ko lang, yung ko, hindi siya bet talaga. Or dahil sawa na tayo sa South Africa kasi lagi nga nandiyan. Hindi lang ako satisfied sa performance na. Next, ang auntie, the Bahamas nyo. Dito talaga ako yung nakabahan. Sabi ko, makabasagin ito yung ano, top 5 ko, baka mamay umabot. Ang ganda ng performance ni auntie nyo. So, siguro nagkatulong talaga sa face. Kaya siguro, nalaglag din yung auntie nyo sa top 5. And then, ang winawari natin, si Beatrice Luigi Gomez, kung ano ba ang magiging gown niya. Kasi during Miss Universe Philippines, napakaganda ng blue gown. And this time, natapantayan yung blue gown na yun. Ang galing talaga ni Sir Francis Libiran. And sa pag-execute again, para talaga siyang lumulutang ang liwanag niya sa stage. Gold! Parang, ewan ko ba, lahat ng strong point lumabas yung shoulders. Ang sexy, ang haba ng legs, ang grabe yung slit, halos hanggang tiyan na, no? Kabog talaga yung gown at kabog din yung performance. At nag-glow talaga si Beatrice. Iba yung ginagawa ni ano no ni Bea pag gumagalaw na, pag tinitignan siya ng buo. Yung iba, sobrang fierce. Si Bea naman, charming. Tama lang strategy. Galing. Kudos. After noon, lumabas na ulit si Miss France. Nakala mo talaga si Elizabeth Clancy yung lumalaban doon. Yung performance niya, okay lang pag top 10. Pero talagang hindi mo na makikita siya sa top 5. Kasi mga ganong performance, okay lang. Tapos, Colombia. Wala tayong doubt kung usapan pa Colombia. Isa siya sa pinakamagaling talaga sa evening gown competition. Habang naglalakad siya, lalo pag bumababas sa hagda, ayun talaga ang trademark ng Miss Colombia. Hindi talaga sila tumitingin habang bumababa sa hagdan. Diba? Ang lakas talaga ni Valeria. So, dito nakahinga ako ng manood kasi si Valeria, pasok siya sa aking top 5. So,
okay, may sure tayong pasok sa top 5. And last, si Miss Aruba na okay lang. Sabi ko, ay, ligwak to. Eh, elbow into ni Beatrice. So, yun nga nangyari. Hindi nga nakapasok ang dalawang auntie nyo sa top 5. Pero, ito na, tinatawag ng top 5. Ang top 5 ko kasi na pinost ko, USA, Puerto Rico, Paraguay, India, at Colombia. Ang winner ko doon, I see, of course, si Miss India. And last of Sunday ko, I see Paraguay at India. So again, for the second time, wala na naman si Philippines sa aking top 5. I mean, si Bea. Kasi diba, sa Miss Universe Philippines, silagay ko si Bea sa rank 6. Sa Miss Universe, silagay ko si Bea sa rank 6 ulit. So, panakita ko ni Bea, baka masampal talaga ako. But still, mataas pa rin yun, diba? Ito na, nung tinawag na yung top 5. Pasok ang ano, of course, Philippines. So, syempre, okay na. Okay na mapahiya tayo basta pasok ang Philippines. I mean, mapahiya ako dun sa aking prediction kasi nga hindi ko sinama si Philippines. Pero okay, pasok tayo. Sunod, si Colombia. Pasok din Paraguay. Pasok din ang South Africa at India. Pero dun sa top 5, ano nyo ba? Medyo masama ugali ko dun. Sabi ko, sana hindi mo nalang South Africa. Kasi syempre, nakakasawa na sila. Parang sila lagi. At knowing ang mga candidates sa South Africa, pag yan umabot ng top 5, aabot talaga ng dulo kasi nga, ayun talaga, pinaka-forte nila, makuda talaga. So yun ang nangyari, umabot sila ng top 3. And sa top 5 Q&A, medyo tama naman, pero for me, sayang lang talaga yung kay Bea, no? About sa vaccine, talagang hindi lang talaga para sa kanya. Nagkabuhol-buhol. At isawa niya na rin ang aking favorite din sa Miss Colombia. So yung top 5, parang makapasok sa top 3, obviously, kung sino yung tatlong may pinakamagandang sagot, ayun talaga umabot ng top 3. Doon talaga nag-base yung mga judges. And then, doon sa top 3 na yon, ang alanganin ang sagot ay si Miss Paraguay. So, kung nakasagot man si Beatrice or si Miss Colombia, baka wala doon si Paraguay. Pero hindi eh. Kumbaga, kung mahuhulog ka sa bangin, si Miss Paraguay nakakabit pang ganun. Pero still happy naman din ako sa result kasi, again, top 5 is top 5. Na ibalik tayo ni Beatrice sa top 5, malaking bagay yun. At magandang Christmas gift yun for us as a beauty pageant enthusiasts. Ito na, nung top 3. Sabi ko, ay! Ang South Africa, medyo gumanong-ganon yung sagot. Tapos si Miss Paraguay, confident. At sumagot si India, syempre, alam na, India na talaga. As in, nasa kanya na talaga, nahawakan niya na ang universe after Q&A. Actually, ginigaw pa nga lang, diba? Nahawakan niya yung universe. Talaga, papaganda niya na yung sagot niya. At I think, baka unanimous talaga yung decision. Ganda naman kasi ni Miss India. Feeling ko, magkamukha nga kami eh. Makakalahi ko ganun. Overall, masaya-masaya talaga ako sa result nalaga ng Miss Universe. Satisfied ako sa winner. Masaya ako for Bea, masaya ako for us. At, oy, alam nyo na, hindi nyo aawayin si Mama J kasi nga, tama ang pinadala ng Miss Universe Philippines na candidate kasi nga naibalik tayo sa top 5 ni Bea. So, may reason tayo para mag-celebrate. But wait, nasan dyan yung laging pinupuna ang mga wardrobe ni Bea at hindi sinama si Bea sa top 16? Nasaan sila ngayon? Pero ako masaya ako kasi nga, again, I'm very proud of myself. Sana kayo din kasi nga tama yung prediction natin na si India, tsaka si Paraguay, yung aking last standing. So, ayan. Tapos nga pala guys, ha, may problem nga pala itong channel natin. Kapag hindi kayo nakapindot ng notification bell, hindi nyo talaga mag-notify yung YouTube ko sa inyo kasi nga, nagka-problem. Parang hindi na siya nire-recommend. Again, ang habol ko lang dito, makakuha ako ng 3,000 views per video, okay na ako. Kasi as a beauty pageant enthusiast, or as a beauty pageant vlogger, ang pinaka-importante sa akin ay, ayun, masabi ko yung aking thoughts, opinion about sa kaganapan sa beauty pageant industry. At syempre, yun nga, happy ako kasi hindi nawala yung ating credibility as a beauty pageant vlogger. Hindi kaya na iba dyan, mga laging place eh. Charot. And I hope guys, ay wait pala. So susunod, supportahan niyo si Tracy kasi kanina may nabasa ako natapusado yung pageant season. Supportahan po natin si Tracy na lumalaban ngayon sa Miss World na talagang pinupwersa talaga ni Tracy. Ang galing kumuda talaga ni Tracy. Noong una, sobrang doubt pa ako, pati yung nanalo. Parang taray na queen niya.
Pero naku mo daw si bakla, nakakaiyak talaga. So, support po natin si Tracy, ang ating Miss World Philippines. Yan, malapit na. And I hope guys, again, check kayo sa ating vlogs for today. Yan, tapos na po ang Miss Universe. At kung bago ko palang dito sa ating YouTube channel at first time mo palang akong napanood, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. My name is Ari Ignacio. See you guys sa ating next vlog. Bye-bye! Magkakamali po.